guys, welcome back to my channel. Today, ang magiging topic natin guys, kung paano magpintura ng pinto na manual, hindi tayo gagamit ng spray o compressor. So, ang ginamit namin guys, siyempre, quick dry enamel yung magiging top coat namin. So, ang ginawa namin, kaya gantong kulay, ito is kinuha namin yung kulay ng laminated wood tiles ng kanyang flooring at saka ng kanyang kisame. So, minats namin yung kulay kaya minanual namin ito. So, ito yung magiging topic natin, paano pintura na iduduko finish natin siya na manually. Tapos na yung pagpipaint namin ng mga pintura. So, panoorin nyo paano ginawa ito. So, para makita nyo kung ano yung pinagkaiba ng manual at saka dun sa kagamit tayo ng spray o compressor. So bali ito na yung finish namin guys, up to 3 coat kami. Siyempre, ang unang ginawa dito guys, first step is masilyahan yung door jump, yung hamba. Kasi ang pangit ng door jump nito, bali tatlong patong kami na masilya. Gumamit kami ng glazing putty, gumamit kami ng pulley top, body filler, para smooth na smooth siya. So, itong pinto na to, kung mapansin nyo, may mga aspi-aspi siya. Pero, hindi masyadong obvious siya pag tinignan sa malayo. Pag malapitan, makikita nyo, may mga grains dyan. Yan, mga aspi. So, maganda siya. Halos tapos na yung paint ng mga pintuan natin, guys. And, sana mag-enjoy kayo and God bless. Hello guys, welcome back to my channel. And gaya ng pag-usapan natin kanina, ang magiging topic natin ngayon guys ay tungkol dun sa pagpipaint ng pintuan at saka nung hamba ng pintuan. So dito tayo sa first door. Itong first door namin guys, hindi pa siya nakatingan kasi kahapon lang to natapos yung top coat niya. So, pagkatapos niyan, kakatingan namin to dito para maging buong buo yung pinaka-highlights niya. Bale, ito na po yung finish door natin dito sa first door. Meron na siyang door lock. Kompleto na rin to guys. Okay na siya. Up to 3 coat ang ginamit namin to para makuha namin yung kanyang mga grains. Ayan, mga aspi-aspi niya. Ayan, napansin nyo. Ayan. Ang ganda nung pagka-paint niya guys. Bale, kinuha namin yung kulay nito. Base dun sa design ng ceiling. Ayan yung ceiling. At design ng flooring. So, dito tayo sa second door. Yung second door natin, ganun pa rin yung kulay. Pag tinignan nyo sa malayo, hindi siya halata. Yung mga aspi-aspi natin dyan, no? So, kung lalapitan natin siya, doon nung lalabas yung pinaka wood grains niya. Yan. So, yan po yun guys. Bali, okay na to. Kasi ang flooring namin guys, is yan, papansin nyo. Gumamit kami ng wood tiles, floor laminated, para makuha yung kulay ng pinto. Kinopya lang namin yan. So, yan yung room number 2. Punta tayo sa room number 3. Yan po yung room number 3 natin guys. So almost done na rin. Ang kulang na lang niya is pagka-cut dito sa hamba. Talagang pinalampas yan guys para masulit yung hamba natin sa pagpipintura. And then the lastly is door number 4. So ito yung door number 4 natin. Bali, 4 na pintuan ang natapos natin na i-top coat using manual. Gumamit lang kami guys dito ng brush at saka ruler. Yan guys.
So ang proseso nito guys, gaya ng sinabi ko, tatlong proseso ng masilyang ginamit namin ito, pati yung hamba. So ginamitan namin to ng pulitap, ginamitan namin to ng glazing pate, body filler, and then tatlong proseso yung pagliliha. Gumamit kami ng 120, 180, tsaka 400 for final top coat niya. Bali, yan na yung magiging resulta. So, tingnan uli natin guys kung papasaba sa mata nyo, sa mga pintor, ang gawa ng paglalagay o manual na pagpipintura na kitang-kita yung wood grains niya. Pintura natin ng pintuan. So hopefully guys, enjoy watching. And hello guys, welcome back. So tingnan nyo guys, ito yung hindi pa siya napipinish guys, yung pintuan. Masilyado na ito. Ginamitan na namin yan ng pulitap, and then nag-glazing pati na rin yan using other pang masilya na body filler. Naliha na to, so smooth na siya. Pipinturahan na ito guys ng finishing coat natin, top coat, na katulad dun sa pinakita ko kanina. So magkaiba siya guys, na kung mapapansin nyo, masilyado pa lang yung isang pintuan, ready na siyang i-finish. So bago yan i-top coat, kailangan smooth talaga yan. So tingnan nyo guys kung ano yung pinagkaiba ng pintuan na masilyado na wala pang top coat, at ito yung finished product niya guys. Bali, yan yung naging finished product ng pintuan natin. Mapapansin nyo na up to 3 coat kami. Minanual lang namin yan guys, pati yung paglalagay ng mga haspi na yan. Manually lang namin ginawa yan. Gumamit lang kami ng brush at saka ng ruler. And then patuyo lang. Ganyan lang guys, simple. O padali gawin ang isang pagpipinish ng isang pintura. So hanggang dito na lang guys, yan yung naging topic natin, paano mag-finish at anong pinagkaiba ng dalawa sa pagpipinish ng isang pintuan. So sa lahat ng mga nanonood at sa mga nag-subscribe, maraming salamat, and God bless everyone.